At dahil nga bawal mag-install ng malalaking solar panel dito sa apartment namin, ay bumili ako ng flexible na solar panel para magamit sa ating mga ginagawang tutorial video. In order ko nga ito galing China, dalawang piraso na 100 watts na flexible na solar panel ito. Manipis lang siya at talagang napakagaan kumpara sa may mga aluminum frame. Ang haba nito ay 100 cm. At ang lapad naman ito ay 50 cm. So bali ito ay 5 bus bar na rin. At yung kanyang cell ay half cut. Meron naman siyang serial number dito. Pero sa likod ay wala man lang sticker para sa kanyang specification. So testerin muna natin yung kanyang BOC. So yan, lumalagpas naman siya ng 20 volts. Pero 3.6 lang yung pinakamataas na nasukat ko dito sa kanyang short circuit current. Pagkatapos ay itetest natin ang kanyang efficiency gamit ang charge controller. Tamang-tama nga ito dahil meron na tayong malupit na charge controller. May nagpadala sa atin mga kasolar. At i-unbox muna natin ito ngayon. Ito yung charge controller na talagang subok na ng panahon. At bihirang-bihira yung nakita ko o narinig na nagkaroon ng problema dito. So yun nga, pinadalhan tayo ng MPPT charge controller ng EP Ever. Bali ay kinontak ko sila at nag-request ako kung pwede nila tayong padalhan ng charge controller para magamit natin dito sa ating mga ginagawang tutorial video. At napakabait naman nila dahil pinagbigyan nila tayo. At ito na nga yung pinadala nila sa atin. Pero hindi po nila tayo binayaran dito sa kung ano man ang sasabihin natin tungkol dito sa kanilang charge controller. At kung sa tingin po ninyo ay maganda itong charge controller na ito at nais ninyong bumili, ay ilalagay ko na lamang po yung kanilang website dyan sa description box, para direkta kayong makabili sa kanila. So bali ang model nitong charge controller na ito ay yung extra series ng kanilang mga MPPT charge controller. 30 amps ang capacity nito, 12x24V system na may BOC na 100V. Pero meron din ito para sa 48V system na ang BOC naman ay 150V. Meron siyang mga light indicator dito sa gilid ng kanyang screen at meron siyang 5 button for parameter adjustment. Mayroong cover yung kanyang mga terminal port. Islide nyo lamang pababa para mabuksan. Ito yung connection para sa temperature sensor, solar panel, sa battery, sa load output, at sa kanyang communication port.
So pwede tayo makapag-set ng parameter dito, hindi katulad dun sa ibang version ng kanilang MPPT. Napakasimple lang ng kanyang screen display, very minimalistic. Makikita natin kaagad yung information sa solar panel, sa battery, at sa load output. May mga light indicator din dito na nagbi-blink, depende sa status of charging. Ito yung switch para sa kanyang load output. At updated na rin ang settings nito sa iba't ibang klase ng battery. Bukod sa iba't ibang klase ng lead acid battery, ay mayroon na itong settings para sa LiPo4 battery. Ganon din para sa lithium ion. At syempre, hindi mawawala yung user mode kung saan pwede kang mag-customize ng parameter depende sa pangangailangan ng iyong battery. So, iset na natin ito sa LiPo4 type of battery. Tapos, iseset na rin natin yung kanyang capacity. So, sa akin ay 80Ah lang yung battery ko, kaya iseset ko lang ito sa 80Ah. At dito sa kanyang load output, ay pwede rin tayo mag-program ng iba't ibang settings depende sa inyong pangangailangan. Bali, gagawa natin ito ng separate na video tungkol sa pag-a-adjust ng mga parameters nito. So ito na yung gagamitin natin sa pagtetest ng ating flexible na solar panel. So nakakabit na yung breaker natin at yung ating mga wattmeter. Meron ding breaker dito sa papunta sa ating battery. At ito na yung ating flexible na solar panel. So i-on na natin yung ating breaker. Watts lang yung nahaharvest natin. Sobrang baba. Maganda naman ang panahon ngayon at matindi na ang sikat ng araw. So yan lang talaga yung kayang ibigay ng solar panel natin. Nasa 50 watts lang. Test na natin silang dalawa. Naka-series connection ito. Yun lang talaga ang kaya niya mga kasolar. Nasa 50 watts lang ang isang piraso. At testingin din natin gamit ang parallel connection. Tumaas nga yung input current, pero yung wattage ay halos ganun pa rin. Walang pinagbago.
Napakababa ng efficiency. Parang hindi talaga 100 watts na solar panel ito. Maaring nasa 80 watts lang talaga ang true rated na capacity nito. Bagay lang talaga itong ganito sa sasakyan o sa mga camper van dahil magaan. Pero yung efficiency niya ay napakababa. At ngayon naman ay buksan natin yung ating charge controller para makita natin yung loob nito. Meron siyang dalawang fuse na 30 amps na nakaparallel. At ito yung kanyang inductor coil na may balot ng epoxy. Mayroong mga plastic na clip dito sa kanyang board. Naka-screw ito dun sa heatsink para makompress ng husto yung mga MOSFET dun sa heatsink. Ito ang value ng kanyang input filter capacitor at ito naman sa output. Napakaganda ng pagkakagawa at talagang quality ang mga piyesa. Thank you.